Hello guys! For today's video, ituturo ko kayo sa aking munting garden dito sa aming bahay. So, kung gusto nyong mag-garden kahit sa maliit yung abakuran, pwedeng-pwede para makatipid naman kayo sa pagbili ng mga vegetables. Kasi ang mahal ng vegetables ngayon sa palengke. So, kaya nga nagtanim ako nito para makatipid kami sa aming pagbili ng mga vegetables sa palengke. So sa aking garden guys, I have here it's called in Tagalog saluyot. So in Bisaya we call this tugabang. So ayan na, ang dami nila kasi umuulan na, so mas mabuting umuulan kasi dumadami sila. So this is saluyot. Ang sarap nito kapag inihalo mo sa utan yung soup niya. At saka meron din kami ditong Indian mango. And here may bunga na siya. Ayun, malaki na. Dito sa amin, yung Indian mango, ang 1 kilo is cost of 60 pesos. Kasi nag-try kaming bumili ng Indian mango and yung 1 half of kilo ng Indian mango is 3 lang. So, napakamahal. So, buti naman, nagbunga na yung Indian mango namin doon. Yun. Para libre na kaming makakain. So, and then, ngayong araw, nag-harvest ako ng aking eggplant. And, ito yun ang hinarvest kong eggplant. At, pwede na to pang torta, pang ulam namin ngayong hangin. Yun, malakas ang hangin dito. Tapos ko na silang madiligan. Kasi umulan kaninang umaga. At hindi nakatuhop yung yung tubig ulan. Kaya binisbisan ko na. Nagtanim din ako dito ng malunggay. Yung seeds ng malunggay at saka yun na siya. Tumubo na siya. Yun. So konti lang yung talong ko kasi maliit lang ang space namin dito sa aming bahay. Kaya ganun, nag-mix na yung garden ko. Ayun, dito may spinach dito guys. Pakita ko sa inyo. Yung spinach ko. Yun. Yun yung spinach ko. Nag-start akong magtanim nitong spinach. Natatandaan ko bumili ako ng spinach sa merkado, cost of 30 pesos. Then after noon, tinanim ko siya at ito na yon. It was March 5. March, so April, May. So it's 2 months. There are 2 months already. Yun yung mga spinach ko. Then, so talagang nakatipid kami kasi hindi na kami bumili ng mga vegetables sa merkado. Kasi dito na kami kumuha. Yun. And then, I also have here my purple okra. Yun, ito yung purple okra ko. May purple. Nandun yung iba. Nandito yung iba. Yun. Yung purple okra ko nandun. Nandun sila. Wala akong ginamit na spray dito sa halaman ko kasi mas mabuting wala kang ginamit yun, abuno lang kay mas safety siya sa ating katawan. So ayun, yung purple okra ko. At saka kapag kaniluto mo yun, yung purple okra ito, kapag kaniluto mo yun, mag-change yung kulay niya into green.
Yun ko lang nalaman. And then, dito guys, may bago akong tinanong. It is called a pepper or a sili. So, tinanim ko to, ay, ang lakas ng hangin. Tinanim ko to 2 days ago. Tinanim ko sila. And hopefully, mabuhi silang lahat. And then, I also have here, guys. Yun. Meron ako ditong tinanim na kamatis. So, last Friday, March 26. I get, May 26. Napakalakas ng hangin dito sa amin. Kaya yun, natumba yung yung namumulaklak kong kamatis. Namumulaklak na siya, guys. Natumba to siya, kaya nga ginanon ko. Ngayon, para mapa ano yan sa Tagalog? Para mutindog. Ah, basta mo na siya sa Bisaya. Yun. Yun, kita nyo yung kulay. Ano? Yung nakatali. Tinalian ko siya para hindi siya matumba kapag ka may kapag ka may hangin na naman. Meron din kami ditong limoncito. Pero hindi pa yun namumunga yung limoncito namin. Yun. At yung limoncito namin kinakataya na ng ampalaya ko. So as you can see there. Yun. Nakakatay na yung ampalaya ko. Ay, ito yung ampalaya ko. Yun. Yun, nandun na siya. Sa limoncito nani. So, meron din ako ditong ampalaya. This is my ampalaya. Ilang beses na kaming nakapag-harvest ng ampalaya. Dito. No, yun. Hinog na siya. Nahihinog na yung mahilo. Mahilo ako sa'yo. Yun. Hindi ko na malayang nahinog na siya kasi nag-harvest ako nung Sabado. And Martes na ngayon. So, ayun. Nahinog na pala. Yun. Kasi maliit lang yung namin dito. Space namin. Kaya medyo dikit-dikit siya. Yun. Nakadikit na siya sa patay na lubi. And then, yun. Yun yung bunga niya. Saka, namulaklak pa siya. Ang dami niya pang bulaklak. Yun. Sa yung ampalaya ko, abono lang talaga yung ginamit ko. Hindi naman siya pinipeste kasi nililinisan ko naman itong ampalaya ko dito sa amin. So, may bunga pa siya dito. Yun. Yun yung bunga niya. Marami pa siyang bunga. Yun, maliit na bunga. So, suggest ko sa iyo kapag gusto nyong makatipid at kung may meron man kayong space sa bahay nyo, pwede kayong magtanim ng vegetables. Saka, mas pa siya, safety pa siyang kainin kasi wala siyang halong chemical. Yun yung ko. Meron akong isa dito hindi ko kinuha. Hindi ko siya kinuha kasi gusto ko mahuminog siya para magtanim ulit ako ng panibagong talong. Yun, kumakatay na dito yung spinach ko. Yun, nakakatay na siya. Nandun siya sa ibaba. Tapos, kumakatay siya sa atis. Yun, kumagapang sa Tagalog. Yun. So, ito yung garden ko, guys. And then, meron akong tinanim na na okra dito. Show ko sa inyo.
At saka ito yung tinanim kong ano, malunggay. Kinuha lang namin to sa kapitbahay kasi ano eh, tinapon nila. So sayang, so tinanim namin. Ayun, pwede na siyang kainin. So, meron din kami dito mulberry. This is a mulberry. Ang tamis ng bunga nitong mulberry, guys. So, hindi siya maano. Ang hangin kasi. Matamis yung bunga ng mulberry. Kapag violet na siya, like you know, parang grapes na siya, napakatamis niya. So kapag yung kulay niya, kulay pink lang siya, maasim. So ito yung okra ko, guys. Ayun. Yun. Naging busy ako this week, kaya hindi ko siya nalinisan. So kaninang umaga, maaga akong kumising, at saka nilinisan ko siya. Inalisan ko siya ng mga ng mga damo. Ayun, malinis na siyang tingnan. Yun. So dito dalawang punuan ng okra. And then meron pa ako ditong okra. Isushow ko sa inyo. Dito. Kahapon ko to nilinisan. Bandang 4 PM kasi hindi na mainit. Ayun. Saka meron din akong kamatis at saka talong. Yun, yung okra ko. Malapit na siyang magbunga soon. Yun. Saka nagtanim ako dito ng ng green onion kaso hindi ata maganda ang dito eh. Yung land. Kasi hindi maganda ang niya. Tubo. Pero dito sa okra, maganda yung tubo sa okra dito, guys. So, yun. Oh, ang laki ng dahon niya. Ang laki. At saka yung sikwa. Yun. Para kasi itong squash, dumami yung dahon, saka pagkakatayin namin dito sa gate namin. Yan. Umiinat na. Saka ang aming lubi. Kumuha kami ng butong last week. Mamumutong na naman kami nito. Kasi meron na namang butong dito. Yun. So, ayun lang, guys. Yung little garden ko dito sa aming bahay. Yun lang. And, thank you sa panunood. Salamat! Bye!